Bilang sa Philippine Pony Baseball Team. Mahirap ang buhay na kinalakihan. Namasada sa pagtatricycle ang kanyang tatay na si Mang Atong. Labandera at planchadora naman ang kanyang nanay. 8 taong gulang siya noon nang magka-interes siya sa baseball. Pero puro kantsaw ang kanyang inabot sa mga kalaro. Sabi po nila hindi daw po ako marunong. Huwag na daw po ako sumali sa kanila. Isang araw umuwi siya galing sa baseball field na wala siyang imik. Pinamili siya ng kanyang ama na maglalaro ka o hindi. Nag-isip siya. Sinabi niya maglalaro siya. Magpupresbis siyang gumaling. Sige, kahit tayo mahirap lang, igagapang ka namin. Nagbenta kami ng kambing, maibili lang ng gloves. Tapos yung spike, wala naman kaming mahihirman. Bumili rin kami ng segunda mano. Inutang pa namin ang 500 na yon para lang makabili. Sa totoo lang, pag yung mga batang mahihilig mag-baseball, hindi sinuportahan ng magulang, hindi yung gagaling sa paglalaro nila. Mula noon, nagpursige na siya na matuto. Hindi sumuko sa laban. Hirap man sa simula. Nagpatuloy ko po ang aking paglalaro ng baseball. Doon po kay Kuchimat po ako natuto sa mambot. Hanggang makasama po ako dito sa Philippine team. Kitiyan mo lang sa loid mo! Ah! Yeah! Tanaw mula sa parte ng kabundukan ng Mount Makiling, ang malawak na baseball field na ito sa Tanawan City dito sa probinsya ng Batangas. Dito matyagang nag-eensayo araw-araw sa ilalim ng initan ang mga batang ito para abutin ang kani-kanilang mga pangarap. Ako po si B-Boy. Ako si Aragorn. Ako po si Kid. Ako si Vincent. Ako si Jumbo. Ako po si RJ. Ako si Eman. Ako po si Axel. Ako po si Dave. Palakpakan muna Team Philippines! Ang galing-galing ninyo! Bakit sa baseball kayo nahilig? Magulang po namin mahilig sa baseball. Tsaka po dati po silang player. Kaya pala, nagmana kayo doon. Lahat ng mga bata sa team na ito ay mga anak ng mahihirap. Pinagsabay ang pag-angat ng bandila ng Pilipinas at pangarap ng edukasyon tungo sa mas magandang buhay. Ito ang siyang gasolina nila sa larong baseball, kung saan walang mayaman, walang mahirap. Kaya! Yeah, game! Si Aragorn ang team leader at pitcher o tagahagis ng bola. Nagmula siya sa angka na kabilang sa unang naglaro ng softball sa bansa. Halos katulad din ito ng larong baseball. 5 years old pa lang nang siya'y naturuan ng kanyang lolo na si Coach Alex Olato. Nakita ko yung bumabato-bato po siya misas doon sa bahay namin ng baseball. And then nakikita ko na ang batang ito, may potential ito. Misa'y sinasama ko siya sa panauran para ma-encourage siya. Gusto ko kasi may magmana sa akin ng paglalaro. Swing. Sa pag-iensayo, parang kambal-tuko ang maglolo. John Patrick o B-Boy, ang bunso sa Team Philippines. Wag ismulin, magaling sa eskwela, humahakot pa ng medalya sa baseball. Halos na ay nakakapayak minsan pagka tatawagin lalo ng maging best pitcher yan. Siyempre, proud kayo. Magulang kayo. Nasa video, binuhat siya ng teammates niya. Sabi ko siguro may ginawang maganda to doon sa laro. Itong mga players namin, na mga bata galing sa mahirap na familia, nagsisimula agad sila mag-baseball, grade school pa lang, up to high school. So talagang focus sila sa paglalaro ng baseball. At dahil dito, nakukuha silang college scholars sa big universities in Manila. So nalilibre ang tuition fee nila, board and lodging, may food allowance pa. So magandang future talaga sa kanila, lalo sa edukasyon. Paano ba ang isang araw ng practice? Una po, tatakbo po muna ng marami. Pagtapos na po tumakbo, may magdi-drills po. Stretching. And then po, itaas po na stretching, catch and throw. Pagtaas po na catch and throw, fielding na po.
talaga yung braso, balikat. Yun ang unang-unang pinapalakas namin sa bata. More on drills, footwork, lahat. Kasi mga Amerikano, World Series na yung pinaghahanda namin. Hindi kayang sabayan yung laki. So ang dinidevelop natin, yung bilis na lang. Yun ang kailangan may laban natin. Hanggang sa nagbunga rin ang pagsisikap ng kanilang team. Noong 24 ng Mayo taong 2014, sila'y nanalo sa Asian Pacific Mustang 9 and 10 Pony Baseball Championship. Ito ang naging passport para lalo silang makilala at marating ang iba't ibang bansa sa mundo. Saan ka na nakarating, Patrick? Texas po. Korea, tsaka LA. LA? O ikaw po, anong paboritong napuntahan mo ng lugar? Disneyland. Patuloy silang namayagpag sa larong baseball. Tinalo nila ang Team Lafayette ng Indiana, USA noong 31 ng Agosto 2014 sa score na 11-6. Sila ang nagwagi sa unang laro sa prestigyosong World Series na ginanap sa Texas, USA. At nag-qualify ang mga batang Pilipinong ito sa World Series ng baseball. Meron tayong championship from Asia Pacific. At meron tayong best pitcher, si Aragorn. Most valuable player, ito namang si Jumbo. Oh, palakpakan naman tayo sa ating mga Pinoy baseball players from Tanawan. Ano pa sikreto para maging champion? Pag-upresigit po, tsaka po practice. Practice ang practice. Palo po ng palo. Lakas ng palo. Bilis ng takbo. Bilis ang takbo, yun. Saludo tayo sa galing ng mga batang kampiyon sa baseball. Nasurpresa sila syempre sa aming masaganang blowout. Itong mga Batanggenyong baseball kids na ito. Pero habang sila'y nag-e-enjoy sa kanilang Circle of Fun experience, dito sa Quezon City, meron pa kaming sorpresa para sa mga atletang ito na gustong makapag-aral ng matino. Meron pa kaming pabaon sa kanilang pag-uwi na school supplies para wala na silang gasto sa darating na pasukan. Kay swerte-swerte naman talaga ng mga batang atletang ito mula sa Batangas, hindi lang mga champion, meron pa sila ngayong mga aid sa kanilang pag-aaral. O pangako ninyo ha, sa susunod ninyong laban, kailangan champion tayo ulit, okay? Opo! Ayan, at ano nga ba ang ating isinisigaw? Laban Pilipinas! Yay! Dating tricycle driver, paano ba naging PBA player?